Kumusta mga friends and welcome back sa ating channel. May mga balita na noong umuwi si Kai Soto sa Pilipinas ay pinahirapan niya si Ange Kwame sa mga scrimmages ng gilas sa loob ng kalambabol. Kinumpirma ito ni Coach Tab Baldwin na nakasaksi first hand sa bakbakan ng dalawa. Paano nga ba nakatulong sa ating future naturalized player ang pagpapahirap sa kanya ni Kai Soto? Yan ang pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Ngunit bago po ang lahat ay salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pakiclick lang po ang subscribe button at pati na rin ang notification bell icon para updated ka sa ating mga future uploads na kagaya nito. Kinumpirma ni SBP Program Director Tab Baldwin na totoong pinahirapan ni Kai Soto si Ange Kwame nang pumasok ang ating Wonder Kid sa loob ng kalambabol. Ayon kay Coach Tab ay ang pagpapahirap ni Kai kay Kwame ay nagpalabas ng competitiveness ng dating import ng Ateneo. Kinausap nga daw nila si Ange na ibigay ang parehas na competitiveness kahit sino pa man ang makakaharap niya. At nakakuha nga daw sila ng positibong sagot sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagiging motivated at competitive ni Ange Kwame. Bago nga daw masuspinde ang panibagong training bubble ng ating national team ay nakita nila ang everyday improvement ni Kwame. Inaasahan na si Kai Soto, Ange Kwame at 3D Ravenna ang magiging future ng Pilipinas basketball. Ang kakayahan na maglaro sa labas at loob ng ating dalawang frontline ay magbibigay nga daw ng sakit sa ulo sa mga makakalaban ng Gilas Pilipinas, ngunit kasiyahan naman hindi lang sa mga teammates nila, ngunit maging sa ating mga Filipino basketball fans. And speaking of 3D Ravenna ay bumalik na sa unang pagkakataon sa loob ng court matapos ang kanyang injuring natamo. Nagtala si 3D ng 11 points, 2 rebounds and 1 assist. Ngunit hindi ito enough para maipanalo nila ang kanilang laban kontra sa number 2 seed na Ryukyu Golden Kings. May ilang mga Japanese fans pa nga ang nagbanggit na habang sila nga daw ay naabangan ang mga laban ng dalawang players nila sa NBA na sina Rui Hachimura at Yuta Watanabe, ay sana nga daw ay pinapanood natin mga Filipino ang laban ng team ni 3D na Sun and Neo Phoenix. Well, maraming nanood online sa pagkatalo ng Neo Phoenix nang dahil na din sa pagbabalik ni 3D Ravenna. Ganyan naman tayo mga Filipino basketball fans na todo ang suporta basta kababayan natin ang naglalaro. Patunay dito ang suporta na natatanggap ni Kai Soto na kahit nagkaroon ng aberya nung huling umuwi siya sa Pilipinas ay hindi tayo tumigil sa tiwala at suporta para sa ating pambato. At sana pagdating ng tamang panahon ay kasama na natin ang mga Hapon sa pag-aabang ng mga laban ni Kai Soto sa NBA at pasimula ng pagbubukas ng pinto ng liga para sa mga basketballistang Pilipino, mapa full-blooded man or may halong ibang lahi.